yung sasakyan ninyo papunta doon sa Little Boracay na sinasabi. Susubukan natin sumakay. Worth of 3,500 na rerentahan ninyo yung buong balsa na to. Ito yung libreng vest. Pwede naman pala. Nakakaway. Ewan ko kung ayos pa to, no? Nakakaway. Isa sa pangarap kong magkaroon ako ng sarili kong yate. Hindi natin lilimitahan yung pangarap natin, nakakaway. Akala tagan ay naka-GCQ. Apo, apo. Kasi COVID free ngayon, apo. Lahat po pumapasok, hinihingan po namin ng med certification. Oh, medical certification. Oh, health po. Certification. Parang nilibre tayo ni Mom dito. Okay. Para na rin akong umuwi ng probinsya namin. Grabe dito. Ayan mga kawaray, welcome back. And pasensya na, medyo nalobat tayo kanina nung nandun tayo sa may bakhawan, sa may mangrove forest. So nandun tayo kanina, nalobat lang tayo. Ngayon, pupunta tayo dito. So dito naman banda mga kawaray, makikita natin doon yung Little Boracay na sinasabi nila. Okay, so paalala ko lang uli, ang Little Boracay, bago tayo makapunta doon, kailangan natin sumakay ng balsa. Okay, na nagkakahalaga na 3,500, good for 10 to 15 person siya mga kawaray. And saka pa lang kayo pupunta doon. Grabe mga kawaray, sobrang sulito dito. Namiss kong umuwi ng probinsya mga kawaray. So ayan, naka may aso. Alright. Nice. So ayan. Okay, kita nyo na yung buo mga kawaray. Ayan mga kawaray, yung balsa. Ayan, yan. Yan yung sasakyan ninyo papunta doon sa Little Boracay na sinasabi. Mga kawaray, yun, ang dami niyan. Ang dami. Yun nga lang, walang tao. Weekdays kasi ngayon mga kawaray. Alangan ng araw, Wednesday ngayon eh. Okay, so tayo lang talaga yung sadyang walang pinipiling araw mga kawaray para gumala. Medyo malayo pala talaga siya mga kawaray. So hindi ako na-inform ng pinsang ko. Natatawid pala ng kuhan. Tatawid pa pala ng dagat, magbabalsa pa pala para makapunta sa Little Boracay. So ayun, andito tayo. Ayun oh, nanguha. Lato ata yun, lato ba yun? Oh, miss kuya. Grabe ang init mga kawaray. So ayun, wala pala tayong pagtatayuan ng tent dito kasi puro pa to. And yun, may mga puno-puno dito pero wala tayong mapag-focuse para sa tent natin. Okay, although may masisilungan naman tayo yung mga puno, pwede nating silungan. Okay, sayang talaga. Alright, pero kung halimbawa marami kayo, mga nasa 10 kayo, makakapunta talaga kayo dun sa may Little Boracay. Alright, ayan, wala lang talagang tao. So yung pupuntahan talaga yung Little Boracay nandun, ay nandun mga kawaray. Okay. So ayan. Okay, ganito rin sa probinsya namin mga kawaray. Ganito rin yung bato. Mabato na ganito. Medyo malilim na mga kawaray. Dito, ito yung Banlawan. Ayan, yung nasa likod natin, Banlawan dyan. Kapag halimbawa natapos kayong maligo doon, dito ang Banlawan. And ito naman, may mga bahay-bahay dito mga kawaray. Ayan, hubo. Ito naman ay para sa mga mag-o-overnight. Pero wala pa silang overnight ngayon eh. Okay, day tour lang talaga sila. And kapag halimbawa mag-o-overnight kayo, kapag bumalik sa normal, ang renta dyan is 3,500 maliban dun sa kuna, balsa na yan. For example, sasakay kayo ng balsa, 3,500 yan para makapunta kayo dun sa Little Boracay. And kung halimbawa naman mag-o-overnight kayo, may bahay din silang ino-offer dito. Okay, na 3,500 din. Pupunta tayo dun mga kawaray sa
may mga balsa. So tatry natin magtanong-tanong and kumausap ng mga bantay dito. Okay, so ito tour ko na rin lang kayo mga kore. Total nandito naman na tayo at hindi rin naman tayo makakaligo. Ito tour ko na lang kayo para kung sakali magustuhan ninyo at magkaroon kayo ng interest, hindi na kayo mahihirapan magtanong kung kani-kanino pa. Okay, so para mabigyan ko na rin kayo ng idea. Meron ditong gumagawa ng balsa. So shoutout kay tatay. Okay, eto mga kore, susubukan nating sumakay. So yan, titingnan lang. Okay lang ba makita tatay? Okay, okay. So titingnan lang natin mga kore yung balsa nila dito. Okay, so yung mga nagtatrabaho, makikistorbo po ako. Inistorbo natin sila. So ito yung balsa. So kung halimbawa grupo kayo, no, eto worth of 3,500 narerentahan ninyo yung buong balsa na to. Eto, ayan. So ganito kalawak. Okay, sobrang lawak. 10 to 15% nga kasya dito. And meron silang kwarto dito. Ah, eto yung libreng vest. Okay, so yun, may palitan din dito mga kawaray. So may parang pinakakwarto mga kawaray, ano. Grabe. Maganda na daw doon sa may Little Boracay kasi malalim na, high tide na, pataas na yung tubig. So medyo malalim na doon banda. So maganda na daw doon ngayon. Tatapin natin yan. Pwede naman pala. Alright. Mga karay. Sasakay tayo ng saglit dito, no? Wala nang papaalam eh. Okay, tabi-tabi po. Sana hindi tayo maulog. Alright. Mga kawaray, oh. Pasok tayo. Naku, hindi na tayo nagpapaalam mga kawaray. Ewan ko kung ayos pa to, no? So pasensya na po. Naku, trespassing na tong ginagawa ko ah. Wala nang papaalam. Ang ganda mga kawaray. Alam nyo ba mga kawaray? Isa sa pangarap ko ang magkaroon ako ng sarili kong yate. Isa sa pangarap ko yun. Okay, pero sobrang mahal nun mga kawaray. Okay. Pero i-feel natin mga kawaray. I-feel natin, law of attraction. Malay mo, pagdating ng panahon, meron tayo. Wala namang masama eh. Diba? Walang masama. Malay mo, pagdating ng panahon mga kawaray, meron tayong sarili nating yate. Okay, i-attract lang natin to. Malay mo, no? Tapos biglang umandar, mga kawaray. Oh. Pero ayokong pindutin niya, mga kawaray. Delikado tayo dyan. Baka mamaya pag pindut natin, biglang umandar yan. Grabe. Hindi natin lilimitahan yung pangarap natin, mga kawaray. Malay mo, dumating yung panahon. Aray, yung sarili ko nga palang yate. Peace tayo mga aray. Grabe. Welcome to my yate. Pakiramdam ko, magkakaroon ako ng sarili kong ganito.
Grabe mga kaway. Hindi pa tayo nakakapunta ng Little Boracay. Hanggang dito lang tayo sa mga balsa na to. Pero parang pakiramdam ko, panalong panalo na ako sa rides ko ngayong araw na to, ano, sa pinuntahan nating lugar. Okay, kahit na hindi tayo nakapunta dun sa may Little Boracay na sinasabi nila, okay lang mga kaware. At least kahit papano alam na natin para next time, sigurado na tayo na makakapunta na tayo ng Little Boracay kasi alam na natin yung gagawin natin. Okay, ngayon kasi hindi naman tayo masyado na inform at hindi ko rin nabasa, hindi rin ako nagbasa kasi sa page nila na sasakay pa ng balsa, no? May mga nakita akong balsa pero hindi na ako nagkuan. Hindi na ako nag-isip ng kung ano pa na tatawid pa pala ng dagat. Okay, pero ganun pa man mga kawaray, nag-enjoy naman tayo sa ginawa natin ngayong araw na to. And syempre, salamat nga pala uli kay Ma'am Ruby na pinayagan tayo na makapag-tour dito, makagawa ng video, makapag-vlog. So, sobrang salamat. Salamat kay Ma'am Ruby. And syempre sa mga ibang tao dito, kala Manong, sa nakausap natin, ayan, yung mga gumagawa ng balsa, mga kawaray. So, salamat din sa kanila na pinayagan tayong makakuan dito, makaakyat dito sa balsa na to, mga kawaray. Okay, so yun. Thank you for watching. And syempre, sana nagustuhan ninyo yung ginawa natin vlog ngayong araw na to, mga kawaray. Alam ko na beating kayo, mga kawaray, kasi hindi tayo nakaligo. Okay, so yun lang mga kawaray. Again, ilalagay natin sa description lahat ng details sa resort na to, kung paano tayo makakapunta ng Little Boracay. So yun lang mga kawaray. Again, thank you for watching. And kung nagustuhan mo yung ginawa natin vlog, please comment, like, and share naman sa ginawa natin vlog. And syempre, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel at naligaw ka bigla dito, please click to subscribe and click mo na rin yung notification bell nang sa ganun ma-notify ka sa mga video na i-upload pa natin mga kawaray. Tuloy-tuloy na natin tong 2021 na travel vlog natin. Okay, so yun lang mga kawaray. Ingat tayo sa biyahe. See you on my next vlog.